This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. When did you put your foot down? What made you put your foot down? And how hard is it to keep your foot down? Actually, madali lang eh. Ano nangyari? Nagpalit lang ako ng friends and that's it, man. Yun lang. Hindi na ako nakisama sa mga... Naalala ko nung tour natin, hindi na ako mababanggit ng pangalan, pero nung tour natin na sa San Francisco tayo, may kinausap talaga ako dahil ang unang lapit kay Nathan is, oh, may kilala ako. Mm-hmm. And nung time na yun, you were really... Kahit saan ako pumunta, sinusundan ako nung nga, pagka diba? Pumunta ako ng Boracay, lahat ng tao dun, mga ano dun, nandito si ano, gano'n. So, bibili na namin lahat yung mga gano'n shit. So you really have to change your environment. But change lang. Ganun na siya kasimple. Because kasi kung kukulitin ko, di ba? I mean, hindi naman talaga ako ano eh. Gigising, tapos hanap na. Hindi naman ako ganun. Right. Unless yung mga kasama mo, di ba? Yung kukulitin ka, tara na, ganun. Correct. So, tapos, ganun ang ginawa ko. Did you call them or did you call him? Yung, ano ba? Hindi ko maalala eh. Mark? Basta parang, hindi pwede si Norby, tapos, pwede ka ba mag, ano, gano'n, kay Perp? Yeah, man. Yeah, dude. So, birthday ni Mark yun, Nichon. Ikaw ba, alam mo na nag 180 na si Di pa, di pa. Pero nung gig na yun, na-observe ko na. Kasi, And to think, medyo tumaba si Nate. And to think, ikaw ang nagpasok kay Mark sa Maya. Well, like, partner ko siya dati. Sana ako pumunta. Sa basura, nung na-late para kaming dalawa ni JJ. Nung na-late yung drummer, saan ka? Punta ka na dito ngayon. Diba? Pagdating nung drummer, friend si Rome. Bro, pwedeng ano, 1 hour muna si Rome. Tapos 1 hour ka. Pero after an hour na siya ipuapalo, parang si Rome, dude, I'm out of the job. Parang ganun na yung dating. Kasi si Rico, parang, tangin naman eh. So, diba? Mga ganun na. Diba? Yung mga ganun na, diba? Ay, magaling naman si Rome, pero para I think, metal yung ano niya. Ito, parang, ano ba? Siyempre, diba? Yung, kahoy. Mai-interpret yung mga kanta ni Rico, yung, diba? Yung musical taste line, pareho, diba? Kasi kami halos same sounds eh, diba? Si Rico more or less ganun din eh. Yes. Blue wave din yung background niya. So parang, alright. So, di ba, perfect siya na, ano. Perfect na, poop, ganun. Pero ang galing. Ang galing, Mike, alam mo bakit? Di ba parang novel eh, na si Nate ang nagpasok kay Mark. Tapos, yung second act, si Mark naman kay Nate, di ba? Yep. Oh. So, paano? So, okay. So, birthday mo yun. Tapos, actually, si... Umuwi si Perf. Ito yung 19 East? Ito yung... So, nag-hang time na kami doon. Tapos after noon, message na, ano na, bilang... Kasi nga, nagkakwento na siya na medyo umiiwas na siya sa ibang people. Gusto mag-base? Yeah, man. Tapos, wala na si Norby. So... Norby's Norby David, right? Oo. Yeah, okay. So, minessage siya, pwede ka ba sa... May gig kasi kami. Nag-usap kayong dalawa? Oh. Yeah, before that. Kasi ang dami selection eh, na bass players, di ba? Sabi ko, nung wala na si Norby, nag-usap kami, sabi ko kay Mark, hindi uubra kung magpapa-audition tayo ulit. Hindi tayo sisirasoy ng mga tao. Mm. Diba? How did you take his suggestion or advice? Tama naman. Okay. So, sabi ko, wala tayong choice eh. Kailangan natin... Fucking drug. Former drug addict. Okay. Kinausap niya ako sa band. Nate, kano mag-base sa... Ayun, sa gig na yun. After the gig. Pero the whole time, akala ko ako na talaga. Parang, sabi nito, parang gano'n, sabi nito ni Mike, ikaw na mag-base. Yeah. Kasi ang nangyari nun. Ano nangyari nun? So, na-decide na nga namin na i-ask namin siya. So, ano yun eh. Propose na si Mike and Nate. Nag-meeting kami nun. Nag-inuman kami actually ako, si Raymond, si Mark, at that time si Ryan Peralta. Siya yung drums. Oh, shout out kay Rad. Galing din. Parang, ano na? May number ka ba? Wala eh. Tapos, Mark, message mo na. So, time out. So, nag-uusap si Ryan, ikaw. Ako, ikaw. Si Raymond Fabul. Mm. Oh. So, may message niya. Everybody in agreement. Yeah. Yo, okay. Ano ba sabi ko? Yo, parang ganun. Yo. Nung nag-text si Mark, Nate, may naramdaman mo na, I'm back.
Nag-assume ka na hindi pa. May tinutugtugan din ako na isa pa eh. Oo, yung... Ano ba yun? Oo nga, Army of ano? Ay? Yeah, oh, may isa. Oh, tsaka si yung ano, yung Kibel. Yeah, Kibel. Tapos may iho din yun pero parang revamped version. Okay. So, message si Mark. Pwede ka mag-ano? Yeah, dude. Mike. Yeah, sabi ko yeah, ganun. Kasi may gig kami na parating eh. So niyaya siya ni Mark na ano. So, okay, sige, rehearse tayo. Actually, first gig namin, siya na yung pumalo eh. Nagulat ka? Ha? Hinahanap pa si Raya. Nag-rehearsal kami si Ray. Tapos, pero nung unang gig na tumugtog ako for Mario, siya yung nag-drums. Oh. Okay. Tapos si Jobs na gitara. Oh, yun yung nakakatawa doon. Kasi, ang gig namin, April 1. So, nag-post ako to invite. Oh, tutugtog kami sa Cavite. So, yung picture, nag-ano lang ako, nag-edit lang ako eh. Ako, si Mark, si Japs, tsaka si Nathan, tatawanan yung mga tawa. Akala April Fools. Oh. Oh. Hindi mo kasama si Japs eh. Akala ko parang magigitara siya. So, yun. Tugtog kami. Parang lahat nung nakikita yung na totoong tumugtog, parang sayang. Totoo pala. Anyway, yun sa van nun, before we played. April 1 ba yun? April 1 yun. E-Boy Blue? Oo. Before we played, nasa van kami ni Mark. Parang lumabas si Ryan. Ay, wala si Ryan. Lumabas si Japs. Andun kami tatlo. Kaganoon kami ni Mark. Ano? Tapos yun na, kinausap na ni Mark si Nates. Nates! How did it feel playing with him again? Isa rehearsal. Nag-drums muna ako. Drums ka nun, man. Yung rehearsal pa lang. Kahit ako. Ikaw yung palo ka. Siyempre, ano. Kasi tagal din. 50. Kinikilabutan ako kasi ako pati nakikita ko kayong dalawa. Putsa, kinikilig ako. Hindi ko alam kung bakit. Lalaki naman ako. Di ba? Eh, hindi na siya nagda-drums na, nagigitara siya. So, putsa, ang init mo araw. Oo, ang init. Ikaw, first time mo pala sila makikita talaga na seryoso as Maya na magre-rehearse eh. Yes, magre-rehearse, oo. Kasi, nung time na dumating ka, iba na eh. Di ba? Iba na. Oo. So, mas maganda na. So as a spectator... mas malupit. Pinalupit. So as a spectator, what was going through your head? Did you get a starstruck at that point? Ay, grabe. Kasi, ramdam mo talaga kung gaano kakabit silang dalawa. Oo. Diba? Kaya na doon lang ulit nagkita, kabit talaga eh. Iba eh. Iba yung ano eh, chemistry eh. May ganun, no? Oo eh. Diba? Tapos, alam mo naman to, pagdating sa bass, sobrang confident. Yes! Oh, so, Lord. So talagang, mubuga talaga yung bass sa akin kasi magkaharap kami eh. Tapos may dala pa siyang effects noon ng ingay-ingay. Iwawa siyang dala noon na ano eh. May ganun pagdating yung gamit. Pero, kahit ganun. Effective! Oo. Tsaka, bumalik yung rock. Umaga. Kawawa yun yung... Edgy, no? Hindi ko malala. Parang ayaw. Yung malaki. Edgy. Malaki. Microphone. TM Stevens. Yeah. Pero yun. This episode is brought to you by ABBA E-Services. Tapos ano eh, yun nga, bumalik sa, para sa akin, kasi ako more on, papansin mo na how I perform or how I play. Nasa rock, hard rock yung ano ko eh. Yeah. Yung leanings ko eh, di ba? So yung narinig yung bass ni Nathan na gano'n, oh, jackpot! Di ba, pag si Nathan pag nagbe-bass, no apologies. Yan, exactly. Bawat kalabit is, putya, i-commit ko yung sarili ko doon sa nota. Yun, mismo. So talaga ako, jackpot. Yun na yun. Yeah.